Masayang araw and welcome to our channel. Ito na yung continuation ng pag-aaral natin about sa ating photo control switch. Kaya kung di nyo pa napanood yan, panoorin nyo na yan kasi ano, basta panoorin nyo. Hindi, panoorin nyo yan kasi dito, tinalakay natin yan kung paano gumagana yung ating automatic on at off ng ating photo control switch at kung paano natin ikinakabit yung ating ilaw. Pero kung di ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, isubscribe mo na yan and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Kaya huwag na natin ito patagalin mga ka-channel, pag-usapan na natin yung ating part 2 ng ating photo control switch. Ang second part nga ng tutorial na to ay photo control switch with compactor controlled by selector switch automatic manual. Pero bago natin ipagpatuloy yung pag-uusap natin dyan, bakit ba natin kailangan lagyan ng compactor yung ating photo control switch sa ating mga street lights? Yan yung tanong na iiwan na natin dito sa ating tutorial. Kaya mag-comment kayo dyan sa baba dahil yung may pinakamalapit na sagot mga ka-channel ay mananalo ng brand new. Pwede na! Pero siyempre, joke lang yan. Hindi nga natin mapalitan yung luma nating cellphone. Anyway, dito tayo sa ating diagram ng ating photo control switch with compactor. Ito yung ating control circuit at ito naman yung ating power circuit ng ating photo control switch with compactor. Ito yung ating main supply na 220 volts alternating current. Bababa dito yung kuryente galing sa main supply, magbibigay siya ng source. Nakakunik yung ating line 2 sa ating selector switch. Connected siya direct sa ating coil ng ating compactor. Balik siya sa ating line 1 ng circuit breaker. Automatic naman, nakaseries dito sa baba galing sa line 2. Connected sa ating LDR o sa ating photocell. And then connected sa coil ng compactor. Yung ating white naman ay naka-neutral, connected sa ating line 1 na nakakonect sa ating A1 ng ating compactor. Ito yung ating control circuit ng ating photo control switch with compactor. While yung ating power circuit naman ay nakakonect rin siya sa ating circuit breaker na line 1 at line 3. Baba siya sa T1, T3, then connected sa ating ilaw. Tapos yung mga ilaw natin sa street lights, i-connect lang natin yan ng parallel circuit. Meron tayong tutorial dyan. Ilalagay ko yung link dyan sa baba. Yung tutorial natin yan about sa ating series and parallel circuit. Para dito, magagamit nyo yung tutorial na pinag-usapan natin about sa ating parallel circuit. I-connect nyo lang yung ilaw nyo rito sa ating power circuit sa baba na parallel yung ating mga ilaw para equally distributed yung voltage dun sa ating mga ilaw. Ito nga yung ating diagram ng ating photo control switch with compactor, control circuit, and power circuit. Proceed naman tayo dun sa ating actual ng ating tutorial. Ito yung mga gagamitin natin para sa ating photo control switch with compactor. Siyempre yung ating photo control switch, yung ating compactor, and then yung ating selector switch para sa manual at automatic. Tapos yung ating circuit breaker, and then yung ating ilaw. Gagamitan natin yan ng ating tatlong ilaw para siya yung magsisilbing ating street light. Ang susundan natin sa ating actual ay yung ating diagram na pinaliwanag natin kanina. Ito raw yung ating circuit breaker galing sa ating main supply dito sa taas. Dadaan yan dito sa ibaba ng ating circuit breaker para sa ating line 2 na connected sa ating manual ng selector switch. Maglagay na tayo ng isang wire dito para sa line 2. And then ito ay pupunta sa ating selector switch para sa manual. Kunikyan natin dito para sa manual. Tapos lalabas daw ito sa kabila, papunta sa ating coil ng A2 ng contactor. Ito yung A2. Kunik natin yan dito. Diretso raw rito sa ating A2 ng coil ng ating contactor.
Tapos labas siya sa A1, papunta siya sa ating line 1 ng ating breaker. Yung A1 labas sa line 1 ng ating circuit breaker. Ayan. Complete na ngayon yung circuit ng ating para sa manual ng motor control switch with contactor. Line 2 papunta sa A2, A1 labas pabalik sa ating line 1. Punta naman tayo dyan sa ating automatic para sa ating control switch with contactor. Ayon nga sa ating diagram, connected daw yung ating automatic sa ating line 2, series connected papunta sa ating automatic na selector switch. So, nakaganito yan. Connect natin. Galing sa line 2, connected siya sa line 2, and then papunta sa selector switch para sa automatic. Tapos lalabas to, yung kabilang linya, lalabas papunta sa ating photo control switch na black ang kulay. Ito yan, yung black. Lalabas sa kabila ng ating selector switch para sa ating automatic. And then itong kulay pula ng ating photo control switch ay ilalagay natin sa ating A2 ng contactor. Dito yan. Tapos itong puti naman ay sa ating line 1 na nakakonekta sa ating A1 ng ating contactor para makompleto yung circuit natin para sa ating automatic. Ito na ngayon yung control circuit ng ating photo control switch with contactor automatic manual. Ikabit naman natin yung mga ka-channel yung ating power circuit ng ating mga ilaw para sa ating street light. Ngayon, gawin naman natin yung ating power circuit para sa ating mga ilaw. Doon sa diagram natin, kukuha tayo ng linya natin galing dito sa ating circuit breaker. Ilalagay natin sa ating line 1 at line 3. Kukuha tayo dito sa circuit breaker. Ilalagay ito natin sa ating line 1 ng power circuit. Tapos yung ating line 2, galing ulit sa circuit breaker. Lalagyan naman natin sa ating line 3 ng ating power circuit para magkahiwala yung connection pagdating sa ating power circuit. Yung line 1 at ito yung line 3 ng ating power circuit. Tapos lalabas yan dito sa T1 at T3 para sa ating ilaw. Ito yung ating ilaw. Meron na yung connection na line 1 at line 2. May dalawang wire na yan. Iko-connect natin to sa ating T1 at T3. Connected na ngayon yung ating ilaw. Ngayon, ang gagawin natin is i-connect natin itong ating dalawang ilaw parallel circuit dito sa ating isang ilaw na nakakonek dito sa ating T1 at T3. Connect natin siya in parallel. Sa kabila naman. Tapos saka natin ikabit yung ating pangatlong ilaw. I-connect din natin siya in parallel circuit para pag nag-energize yung ating power circuit ay sabay-sabay na iilaw itong ating tatlong ilaw na nagsisilbing ating kunwaring street light.
Ayan. Ito na ngayon yung ating tatlong ilaw. Ito na ngayon yung ating ilaw na connected in parallel circuit na nakakonect dito sa ating power circuit galing sa ating circuit breaker. Siyempre, yung gagawin natin is i-on natin yung ating auto control switch with contactor para mapatunayan naman natin yung pinag-aagawa natin. So, i-on natin yung ating circuit breaker. Tapos, ito yung ating photo control switch. Ilabas natin para masense ng ating photo control switch yung liwanag. At call natin ma-on yung ating circuit breaker. Gawin natin, i-on natin yung ating selector switch. Ilagay muna natin sa ating manual. Ito yung ating manual. Milaw yung ating tatlong ilaw. Yan yung ating manual. Tapos, ilagay natin siya sa ating automatic. Dapat hindi ilaw yung ating tatlong ilaw dahil nakakasense ng liwanag yung ating photo control switch. Hindi siya umilaw mga ka-channel kasi nga maliwanag, nasa-sense ng ating LDR yung liwanag ng ating kwarto. Kaya ang gagawin natin is tatakpan natin yan para umilaw yung ating mga street light. Ayan yung kapag dumilim na, iilaw yung ating mga street light mga ka-channel. So takpan natin siya, i-block natin yung ating sensor. Tapos, after 5 seconds, mamamatay yan dahil makakasense ng liwanag ulit yung ating LDR. Ayan natin sa manual. Ayan yung hindi dadaan yung kuryente natin sa ating photo control switch. Kapag nilagay natin sa manual, direkta yung ating linya, complete yung circuit natin galing sa ating selector switch, diretso sa ating coil ng ating contactor, pabalik sa ating circuit breaker. Ayan yung sa ating manual. And then automatic ulit natin. Takpan natin, i-block ulit natin yung ating sensor. 1, 2, 3, 4, 5. In 5 seconds, mamamatay yung ating mga ilaw. Ito na ngayon yung complete circuit ng ating photo control switch with contactor. Tapos yung tutorial natin about sa ating photo control switch or dun sa ating photo cell. Naway may natutunan ulit tayo at sana nakatulong itong ating Kuya Otip TV dun sa mga ka-channel natin na gusto magkabit ng kanilang mga photo control switch or ng ating photo cell. Maraming salamat ulit sa inyo mga ka-channel sa walang sawang po suporta dito sa ating Kuya Otip TV. God bless everyone and see you soon sa ating next Tagalog tutorial.